example, lalo na yung mga single pay na mga insurance with hindi. Hello everyone and welcome to another episode of our YouTube channel. And for today, meron kasi akong nakitang question sa Facebook na very interesting. Ano na naman tanong yan? Anong interesting question natin dyan? Hindi niya alam kung ano itatanong ko. Sabi ko surprise. Laya ka. So spontaneous to guys. May spot ako ha. Interesting kasi yung question. Sabi niya, bakit daw na yung life insurance eh parang ang binibentahan lang daw ay mga middle income. Bakit daw yung mga sobrang yaman ba raw meron din ba silang life insurance? Meron din bang mga life insurance policies yung mga sobrang mga mayayaman? Like us? Like you? Ayan. So, kasi feeling niya kasi yung life insurance lagi siyang binibenta sa mga middle income class, no? And of course, a lower class as a form of financial protection. Bakit yung mga mayayaman? Kasi sabi nila, sabi nung tatanong, kung yung mga sobrang yaman daw ay wala namang life insurance, so ibig sabihin hindi siya necessity. Oh, so you know. What can you say about that? Well, I believe. I believe. De, yung mga rich people, meron ding life insurance yan. Meron din. Meron din sila. Of course, alam mo naman ng rich people, 'di ba? Hindi naman kami masyadong David Birla. You know, they're not really mayabang, they don't really brandish. They don't really announce sa Facebook na may life insurance ako. Meron akong kumuha ako ng ganitong life insurance policy kasi they're also mindful of their own security. Mm-hmm. 'Di ba? Pag pinost mo sa Facebook or social media, that's also security risk for them. Mm-hmm. Na kumuha ka ng ganito kalaking insurance. So syempre, pag ganung kalaki, anong iisipin nun, 'di ba? So security risk 'yun, but they also do have, and a lot of these rich people, and I've talk with a lot of high net worth individuals also. Mm. Talagang they also purchase life insurance only because kasi if something happens to them or their spouse, for example, malaki yung kailangang dapat iiwan sa family in the form of continuation ng expense, continuation ng income, or for example, yung mga basic needs ng family as well. And very useful siya in the form of estate planning also. Oo. So, yun. Ito guys ha. Alam nyo ba, yung mga RFP, usually, mahilig magbigay ng free, katulad ng ginagawa namin sa YouTube, ng mga free personal finance lessons sa inyo. Pero kasi, a lot of registered financial planners, they make money from giving financial advice sa mga high net worth individuals. Actually, we do have high net worth clients. And we can assure you, we can vouch na they also have life insurance. Actually, marami silang life insurance policies because primarily for estate planning purposes. Pangbayad ng estate tax, number one. Yan. Tapos, pangalawa is as a vehicle also to protect it from estate. Oo. Kasi for example, di ba, ang mangyayari is, for example, lalo na yung mga single pay na mga insurance with hindi, kasi it's a form of tax minimization. Hindi tax evasion guys, minimization strategy ang life insurance. Kunwari, nilagay ko sa single pay na VUL for example, tapos irrevocable yung beneficiary ko. Mm-mm. So hindi na siya part ng estate ko. So hindi na ako kailangan magbayad ng estate tax. Hindi na siya masasubject sa inheritance tax. Naku, may charge tayo dun sa sinabi natin. So but also, if you think about it, itong mga high net worth individuals, they did not make their wealth without being financially smart, no? And kaya nga yumaman eh. Oo, kaya yumaman kasi matalino sila. They know the value of this instrument. Yes, and a lot of them, they actually know a financial planner, a financial advisor to whom they go directly to get their life insurance or whatever financial product they get. Right. Kaya nakikita nila sa Facebook na usually yung mga sales pitch and marketing strategies is geared towards the middle income kasi sila yung hindi pa nila alam yung value ng isang life insurance at ng investment. No? Pero yung mga mayayaman, alam na nila yan. Alam sila mismo yan. Ang
tumatawag. Sila mismo yung naghahanap ng financial advisor and kumbaga, financial consultant. They wanna shelter their, kunwari, for some of their liquid assets sa insurance. Kumbaga, yun. Parang it's covered, it's protected. Para hindi na, the point is, usually sila na yung naghahanap. Kaya hindi mo na sila bebentahan kasi alam na nila yung value. So, and kaya ang, lang, baka over-insured na rin sila. Kasi well, iba, early on, kumukuha na ng insurance. Pero yun nga, kaya siguro sila nagtataka bakit geared towards sa middle income class yung mga mga commercials ng life insurance and all etc. Kasi sila pa yung kailangan ng financial education to know the value of this financial products. Yes. Yun lang ang ating episode. Kinabahan ka ba? Sorry, kasi madali lang. So, I hope meron kayong natutunan sa aming episode. And if you like this, then please share this to your friends and give it a thumbs up. And of course, please don't forget to subscribe to our channel. Alright? So, that's it. And bye-bye. See you next week. Bye-bye.